Sa Leyte ay meron tayong isang masugid na tagasubaybay kung saan ay kanyang ipinahagi sa kanyang komento ang mga kakaibang bagay na kanyang natagpuan. Sapagkat ang mga bagay na ito ay walang dudang may kaugnayan sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Nang sinimulang suriin ni Ka-TH at ang kanyang mga kasamahan ang kanilang lugar, dito nila natagpuan ng isang kakaibang bagay. Nagawa lamang nilang batuklasan ang naturang bagay na ito dahil sa naganap na isang landslide o pagguho sa kanilang lugar na dulot ng malalakas na pag-ulan. Sa madaling salita ay aksidente ang pagkakadiskobre nila dito. Kanilang nilapitan ang lumantad na kakaibang bagay at dito nila napag-alaman na ito ay isang lumang malaking bote. Isa itong colorless na uri ng bote kung saan ay kita kung ano ang nilalaman nito. Nababalutan ito dati ng putik at hindi ito gaanong halata. Ngunit dahil sa tuloy-tuloy na dulot ng pag-ulan ay nahugasan ang maputik nitong bahagi na siyang dahilan kung bakit ito nakita nila Ka-TH. Ang sukat ng naturang bote ay sinlaki ito ng isang galon. Ngunit ang ulo na bahagi nito ay maayos na sadyang pinutol. Sapagkat ang nagsisilbing takip nito ay isang landmine. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga landmine ay uri ng pasabog na patibo. Ang mga ito ay bahagyang ibinaon ng mga sundalo sa ilalim ng lupa. At kung sino man ang minalas na tumapak sa ibabaw nito ay alam na natin kung ano ang posibleng mangyari sa kanya. Ang mga landmine ay ginamit na rin ng mga sundalong Hapon nitong nakalipas na ikalawang digmaang pandaigdig. At ang nakakatakot dito ay meron silang mga landmine na nananatiling aktibo hanggang sa kasalukuyan. Sa ating pagpapatuloy sa natagpuan nila Ka-TH na isang lumang poteng may takip ng landmine, labis silang nagtataka sa itsura nito. Gayunpaman ay binaliwala nila ang kanilang kaligtasan at hindi sila natakot na kunin ito. Sapagkat gaya ng aking sinabi kanina ay pwedeng sumabog ang naturang landmine. Ang sunod na ginawa nila Ka-TH ay kanilang tinanggal ang landmine na nagsisilbing takip ng lumang bote. Dito nila napag-alaman na ang naturang landmine ay wala itong laman sa loob kaya hindi ito sumabog nang ito ay kanilang kinuha. Ayon sa kanila, malakas ang loob nila Ka-TH na galawin ito dahil sa hindi naman ito sumabog noong nagalaw ang kinalalagyan nito noong nagkaroon ng landslide o pagguho sa lugar. Nang matanggal nila ang landmine na takip ng lumang bote, maayos na nakasilid sa loob ang isang mapa. Ang Yamashita treasure map na ito ay gawa sa isang matibay na uri ng tela kaya nananatiling maayos ang itsura nito kahit lumipas na ang ilang taon. Dahan-dahan na binuklat nila Ka-TH ang naturang mapa at inilatag sa ibabaw ng isang lamesa para pagmasdan ito. Ang problema ay wala sa kanila ang marunong bumasa nito. Ayon kay Ka-TH, ang naturang mapa ay parang naglalarawan ito sa lumang sapa mismo sa kanilang lugar. Maliban dito ay marami siyang nakita na mga nakasulat na simbolo kung saan ay sulat ng mga Hapon. Marami din daw itong mga tuldo na kulay pula at asul kung saan base sa aking sariling pananaw ay sumasagisag sa mga nakabaong deposito sa lugar. Dahil sa walang kakayahan sina Ka-TH na basahin ang naturang
murang mapa, pansamantala muna nila itong tinago. Ngunit may isang hindi magandang pangyayari sa kanilang lugar nang dumaan dito ang malupit na bagyong si Yolanda. Nagkaroon ng matinding pagbaha at kasama ang bahay ni Katiege na natangay sa malakas na pag-agos nito. Kaya dito na rin tuluyang nawala ang kanilang natagpuang mapa. Ang tanong ni Katiege na siyang aking sasagutin sa video na ito ay kung posible kaya na ibinaon ng mga sundalong Hapon ang kanilang dalang mga kayamanan sa lumang sapa. Ang Yamashita Treasure Map na natagpuan nila Katiege. Pagdating pa lamang sa paraan na pagkakatago ng Yamashita Treasure Map na natagpuan nila Katiege, masasabi kong isa nga itong tunay o lehitimong mapa. Sayang nga lang at ito ay nawala. Kung magagawa lamang natin itong muling hanapin, masasabi kong magiging madali ang paghahanap sa mga nakatagong deposito sa lugar. Ngayon, base sa natatandaan ni Katiege ng kanyang masilayan ang naturang mapa, parang kahawig daw nito ang lugar na nasasakupan ng lumang sapa. Sa madaling salita ay hindi tayo nakakasiguro kung ang lumang sapa na ito ang siyang tinutukoy ng mapa. Ang mga kurbadang bahagi ng lumang sapa. Base sa natatandaan ni Katiege, ang nakaguhit na lugar sa mapa ay meron itong maraming kurbada. Kaya posibleng ito nga ay maaaring tumutukoy sa lumang sapa. Pero may posibilidad na rin na ito ay maaaring sumasagisag ng isang luma o dating daanan noon. Ang isa pa sa mga natatandaan ni Katiege na kanyang makita ang mapa, sa bawat pakurbadang bahagi ng lugar ay meron itong mga tuldok. At ang mga kulay ng mga ito ay pinaghalong pula at asul. Ibig sabihin, sa bawat pakurbadang bahagi ng lugar ay may nakabaon dito na deposito. Sa madaling salita, ang lugar na ito ay naglalaman ng multiple treasure deposits. Bakit ang mga tuldok sa mapa ay may dalawang kulay, ang kulay pula at kulay asul? Masasabi kong ang mga tuldok na kulay asul ang siyang nagpapahiwatig sa deposito. Samantala, ang tuldok naman na kulay pula ay isa itong babala na may nakaabang dito na patibong. At base sa aking sariling opinyon, posibleng ang mga patibong na ito ay mga landmines. Ang masasabi ko dito. Kung ang nakasaad sa mapa ay mismong ang lumang sapa sa lugar nila Katiege, ang huhukayin natin dito ay ang mga bahagi nito kung saan ito nagkaroon ng kurbada. Pero sa tingin ko ay lubha itong mapanganib dahil sa may nakaabang dito na mga patibong landmines. Kaya bago natin ito umpisahang hukayin, kailangan muna nating padaanan ito ng metal detector. Ngayon, kapag may na-detect ang ating metal detector, kailangan natin ng iba yung pag-iingat sa ating paghuhukay sapagkat maaaring ito ay isang landmine. Kung hindi natin alam kung paano tanggalin ito ng ligtas, mas makakabuti kung hayaan na lamang natin ito at humingi ng tulong sa taong may kakayahang alisin ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.